Si Tata Oka ay kilala sa aming barangay na matulungin. Siya yung tipo ng tao na makikita mong wala naman sa itsura pero nasa kasuotan ang pagiging mayaman. Mantakin mo, Commander. Tatlo sa kanyang ipin ay gawa sa ginto. Marami itong alahas na sinasabit maging ang kanyang mga relo. Hello, Commander. Magandang araw po sa iyo. Ibabahagi ko lamang ang kwento ng aming Tatang Oka noong siya ay nabubuhay pa. Nangyari po ito taon ng 1962 sa probinsya namin sa Masbate. Kahit hindi Pasko, si Tata Oka ay nagbibigay ng pera sa mga taong nadadaanan niyang sa palagay niya ay karapat-dapat. Meron siyang isang anak na lalaki na palaging kasama nito kapag lumalakad at pupunta sa palengke. May kaartihan kasi si Tata Oka pagdating sa pagkain. Mas gusto niyang siya ang mamimili dahil wala siyang tiwala sa iba pagdating sa pagkain. Kung saan siya mahilig mamili, yon at yun lang din ang kanyang babalikan. Ayaw niyang bumili sa iba dahil sa dati niyang binibilhan ay meron na siyang malaking tiwala. Tomas, anak, dalhin mo na tong bayong at pupunta tayo ng palengke. Wika ni Tatang Oka. Sige ho, itay. Ilang oras lamang ang lumipas, bumalik na si Tata Oka habang kasama niya si Tomas. Sa tuwing sila ay mamimili, meron ng mga taong nag-aabang sa kanya sa gate ng kanyang bahay. Alam na ni Tata Oka ang ibig sabihin nun. Alam niyang may manghihingi. Oh, kanina pa ba kayo riyan? Tanong ni Tata Oka sa isang matanda. Medyo kararating lang ho, Tata Oka. Eh, naiinitan ho kayo riyan. Pasok ho kayo rito. Sige ho. Ang matandang yon, tawagin na lamang po natin sa pangalan na Ninita. Madalas nang hihingi si Manang Ninita ng pinamiling pagkain ni Tata Oka sa palengke. Kaya't alam din nun, yung araw na pagpunta ni Tata Oka ng palengke, alam niyang hindi siya mapapahiya. Alam niyang sa tuwing siya ay lalapit kay Tata Oka, hindi siya nito hihindian basta meron. Isang gabi, si Aling Ninita ay nagpunta sa bahay nila Tata Oka. Siguro ay nasa alas 12 na yon o mag-aalas 12. Sa unang pagkakataon, si Aling Ninita ay hindi pinagbuksan. Siguro naman nagkataon na hindi nila marinig yung pagtawag ni Aling Ninita sa labas ng bahay ni Tata Oka. Dahil na rin siguro sa laki ng bakod at sa layo ng distansya ng gate sa kanilang bahay. Ang hindi alam nila Tata Oka, nung mapahiya si Nananita ay nagtanim na pala ito ng sama ng loob. Hanggang sa lumipas ang tatlong linggo, birthday ng anak ni Tata Oka na si Tomas. Kagaya ng dati, maraming mga taong dumarating. Kahit sabihin na hindi ito invited, alam na ng mga tao ang kanilang gagawin. Anak, ang dami mong bisita. Nariyan ba yung mga kaklase mo? Wala pa nga itay eh. Hindi pa dumarating yung mga kaklase ko. Pero puno na yung kubkuban. Pero ayos lang yung tay. Meron pa namang bakante sa likuran. Doon ko talaga nilalaan yung mga darating kong mga kaklase. Sige. Aling Ninita. Napansin ko lang. Sa ilang linggong dumaan, ilang beses na akong namalengke. Bakit di kaya ta gumagawa rito sa bahay? Wala naman ho. Medyo naging abala lang. Ganun ba? Sige, kumain lang kayo dyan. Hindi alam ni Tata Oka na nagpunta pala si Aling Ninita sa kanilang bahay ng gabing-gabi. Ilang linggo na ang nakakaraan.
Pero sa pagkakaalam ni Aling Ninita, alam niya na si Tata Oka ay gising nung gabing siya ay nagpunta. Maitanong ko lang ho, Tata Oka, hindi ba't gising kayo nang nagpunta ko rito mga ilang linggo na ang nakaraan? Hindi ko yata alam yan. kailan ho ba yon? Matagal na. Hihingi siya na ako ng tulong para sa apo ko. Siya kasama ang palad. Wala na ang apo ko. Aling Ninita, hindi ko man lang yata nabalitaan yan. Saka saan ibinurol? Kinuha ng aking anak. Ayaw niyang ipaburol sa aking bahay dahil maliit daw. Tatang Oka, siguro kung nagbukas ka ng bahay mo ng gabing nagtungo ako rito, malamang nabuhay pa ang aking nag-iisang mahal na apo. Teka sandali lamang, Aling Ninita. Para namang, sa akin mo yata binubunton ang galit mo sa pagkawalan ng apo mo. Ano namang kinalaman ko doon? Hindi mo siguro nakukuha ang ibig kong sabihin, Tata Oka. Kung nagbukas ka ng pintuan mo ng gabing yun, natitiyak kong buhay pa ang aking apo. Ang ibig mo bang sabihin, ipinapasan mo sa akin yung tungkulin mo bilang lola sa apo mo, ganun ba? Tatapatid na kita. Kung nagbukas ka ng pintuan at binigyan mo ko ng kaunting halaga, natitiyak kong aabot pa sa ospital ang aking apo, saka rito sa ating barangay. Alam mo naman, Tata Oka, na ikaw lang ang merong sasakyan. Ano man lang ba yung apo ko, maisya ka isya sasakyan mo nang umabot pa ng buhay. Ayun naman pala. Pasensya na ho kasi, hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang, Aling Ninita, di sana napagbuksan ko kayo ng pintuan. Anong oras na ba yon? Mag-aalas 12 na yun ng gabi. Tulog na kami noon. Wala kaming kaalam-alam na ganun pala ang nangyari. Yung pagkakamatay nga ng apo mo, hindi ko man lang nabalitaan. Aling Ninita, pasensya na ho kayo ah. Pero kung alam ko lang, natitiyak kong aabot pa ng ospital. Sige. Mabuti naman at nakuha ko na ang shade mo. Sa lagay na yun, Commander, tila ba kasalanan pa ni Tata Oka kung bakit namatay ang apo ni Aling Ninita? Sa nangyaring yon, Commander, totoo pa lang nagtanim ng sama ng loob si Aling Ninita. Sa totoo lang, alam ng karamihan na si Aling Ninita ay isang tinaguriang mangkukulam. Pero hindi ito alintana kay Tata Oka dahil para sa kanya, kahit sino ka pa basta tao ka na pumasok sa kanyang bakuran, tao ka rin na tatratuhin nito. Pakikisamahan ka ng maayos at kailanman hindi niya babanggitin yung mga isyu patungkol sa iyong buhay. Makalipas ang isang buwan, tuluyan nang hindi nagpakita si Aling Ninita sa bahay nila Tata Oka. Hanggang sa isang araw, si Tomas ay naglalakad galing sa eskwelahan. Malapit lang naman kasi ang school nila Tomas. Nasa lubong daw niya si Aling Ninita. Gulat na gulat si Tomas dahil nakatitig ito ng masama sa kanya. Kasabay nun, yung pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama na si Tata Oka. Aling Ninita, bakit ho ganyan kayo makatingin? Tsaka, ano yung sinasabi nyo? Bakit pati pangalan ng tatay ko binabanggit nyo? Saka, ano yung binubulong nyo? Anong klaseng salita yan? Takang-taka noon si Tomas. Hindi niya akalain na gagawin pala yon ni Aling Ninita sa kanyang ama. Inoorasyonan na pala ni Aling Ninita ang pangalan ni Tata Oka. At hindi lang yun, dinadamay pa nito si Tomas. Nakita yon ng karamihan. Sa totoo lang, Commander, kapag ganun na ang nakikita ng mga tao kay Aling Ninita, alam na nila na nasa proseso ito ng pangungulam.
Si Aling Ninita kasi, hindi siya katulad ng ibang mga mangkukulam na sa bahay ginagawa ang proseso ng pangungulam. Siya sa kalsada niya ginagawa, lalong-lalo na kapag araw ng Martes o kaya naman ng Biyernes. Madaling nagtatakbo si Tomas papauwi sa kanila at agad niya itong sinabi sa kanyang ama. Anak, hindi sa ating gagawin yun ni Aling Ninita. E tamang nagtatampo sa akin yung tao, pero meron pa rin naman akong kaunting tiwala sa kanya. Eh, itay, nakita ko eh. Narinig ko talaga. Binabanggit niya yung pangalan niyo tsaka pangalan ko. Tapos para siyang nagsasalita ng kung anong hindi mo maintindihan. Tomas anak, kumain ka na nga ron sa kusina. Sige ho. Hindi pinaniniwalaan ni Tata Oka yung sinasabi ni Tomas. Kaya't makalipas lamang ang isang linggo, tinamaan ng malubhang sakit ang kawawang matanda. Una, bigla na lamang itong namayat. Tapos, inaatake siya ng matinding sakit ng katawan. Mula sa paa hanggang sa ulo, purong masakit ang dinarama ni Tata Oka. Hanggang sa sinabi na ni Tomas sa kanyang ina, yung mga nasaksihan nito habang ginagawa yon ni Nana Ninita. Oo nga inay, totoo po yun, nakita ko. Eh anak, hindi natin siya pwedeng kasuhan. Eh inay, ano bang gagawin natin? Hindi ko alam. Lumapit rin noon si Tomas at yung kanyang ina sa mga kilalang albularyo sa Masbate. Kaya lang iisa ang kanilang sinasabi. Huli na raw ang lahat. Hindi raw mababawi o matatalo yung ginawang matinding pangungulam ni Aling Ninita. Alam din ng mga kilalang albularyo na si Aling Ninita ang gagawa nun dahil kilala nila yung klase ng mahika na ginagamit nito sa tuwing ito ay mangungulam. Bakit? Bakit hindi pwede, Manong? Pasensya ka na iho. Kilala ko si Ninita. Kung naaga-aga ang pagdala nyo rito, edi sana napagaling ko pa siya. Huwag mo akong sisisihin, iho. Hindi ko naman ho kayo sinisisi. Sa pagkakaalam ko, dahil kayo'y albularyo, kayang-kaya nyong... Iho, iho, kung nagtungo ka rito sa amin nang makita mong inoorasyonan na Ninita ang pangalan ng ama mo, yun, kaya pa nating kontrahin yun. Pero ayan na eh, tumalab na. Wala na akong magagawa dyan. Siguro ay lumapit ka pa sa mga taong mas malalakas, yung inborn. Inborn? Ano yun? Yung mga ipinanganak na manggagamot. Yung hindi namin katulad na kailangan pa naming umusal para lang makapagpagana ng mga gamit. Eh, saan naman ho namin matatagpuan yun? Ewan ko, wala rin akong kilala. Yan naman ay nabanggit lang sa akin ng kaibigan kong babaylan. Baylan? Baka pwede niyang gamutin ng tatay ko. Wala na rin magagawa kasi mamamatay na yung tatay mo. Ha? Ganun ba? Kalungkot naman. Commander, hindi na nagtagal si Tata Oka. Tuluyan nang namayat ang kanyang katawan na animoy sinipsip ang kanyang buong laman. Kasabay pa nito yung pagluwa ng kanyang dalawang mata. Tapos makikita mo yung bakas ng kanyang muka ay merong matinding takot. Nagbunyi si Aling Ninita nang tuluyan nang mawala si Tata Oka. Pero ang pamilya nila Tomas, humahanap ng hustisya. Kahit ba alam na nila na si Aling Ninita ang may gawa nun, hindi naman sakop ng batas ang kaso sa ginawa nito. Nang nakaburol na si Tata Oka, nakuha pang dumalaw ni Aling Ninita at sumisilip pa ito mismo sa kabaong ni Tata Oka. Kunwari iiyak, kunwari magiging concern,
Kunwari, tutulong sa mga gawain. Kunwari, magbibigay ng mga kape at ng kung ano-ano pa sa mga bisita. Nagawa pa nga nitong lumapit kay Tomas, pero hindi siya nito pinapansin. Andito yung mangkukulam na yan, ha? Inay, siya ang may gawa nun. Huwag kang maingay, anak. Hayaan mong Diyos na ang magbigay ng karma niya. Pero inay, tama na, Tomas. Sa unang burol pa lamang ni Tata Oka, meron na agad na kaaway si Aling Ninita, isang lalaking bisita na hindi pamilyar sa kanila. Sino ka? Anong ginagawa mo sa burol ni Oka? Wika ni Aling Ninita. Kung ano man ang ginagawa ko rito, wala ka nang pakialam doon. Bakit? Masama bang makiramay? Kung makikiramay ka lang din naman dito, siguraduhin mong totoo. Baka may iba kang pakay. Katulad mo, Ninita. Katulad mo lang din. Tapos na ako. Ngayon, ang plano ko na lang ay magbantay. Kahit na. Napansin noon ni Tomas na yung taong kada sisilip sa kabaong ni Tata Oka, napapansin yung kanyang mga alahas ay nakasuot. Nakarinig pa nga si Tomas ng hindi maganda. Dapat daw, hindi isama sa libing yung mga alahas ni Tata Oka, baka raw kasi ito ay nakawin. Inay, may kasagutan dun si Aling Ninita, tsaka yung mga taong dumarating. Naririnig ko yung mga sinasabi, bakit daw nakasuot pa yung mga alahas doon? Tanggalin kaya natin? Anak, hindi natin maaring tanggalin ang mga alahas ng ama mo. Kabilin-bilin yan sa atin yan. Alam mo yan. Pero inay, kailangan nating sundin ang sinasabi niya. Oo na. Sige, bahala na kayo. Sa ikatatlo ng burol ni Tata Oka, may dumating na mga pulis. Ang mga pulis na ito ay dala ng kanyang tiyo. Tiyo? Kayo ho pala. Mabuti ho't napunta kayo rito. Akala ko hindi kayo uuwi eh. Maaari ba naman yun? Ikaw talaga, Tomas. Kapatid ko ang nawala. Kaya't nararapat lang na umuwi ako. Kahit nasa ang lupa-lupa ko. Siya nga pala, Tomas. May kasama kong mga pulis. Hindi ba nabanggit mo sa akin na yung kamatayan ng iyong ama eh parang hindi ka panipaniwala? Opo. Pero ano pang magagawa ng mga pulis? Sir, eto na ho yung sinasabi ko. Iho, magandang gabi sa iyo. Ako nga pala ang mag-iimbestiga sa pagkamatay ng tatay mo. Eh, sir, paano po? Ganito, kung sakaling mailibing na ang tatay mo, kinakailangan nating idaan sa autopsy ang kanyang katawan. Nailibing? Ang ibig kong sabihin, pagbago pa siya ilibing. Itatanong ko po kay inay, kung papayag ho siya. Tiyo, dapat din na ho kayo nagdala rito ng mga pulis. Dapat ho ang dinala nyo rito yung mga kayang tumapat sa mga kagaya ni Aling Ninita. Teka, tiyo, ayun siya oh. May kasagutan na naman na lalaki. Hindi namin kilala kung sino ba'y lalaking yun. Yan yung kasagutan niya nung nakaraang gabi. Ganun ba? O sige, pupuntahan ko muna. Sige, tiyo. Agad na sinita ng tiyo ni Tomas si Aling Ninita. Nang dahil dito natigil siya sa pakikipagsagutan sa lalaking hindi nila kilala. Ninita, totoo bang ikaw ang pumatay sa aking kapatid? Teka lamang, Julio, anong ibig mong sabihin? Ninita, hindi na kita gagalangin sa pagkakataon na ito. Aminin mo sa mga tao, aminin mo sa harap ng maraming tao ngayon na ikaw ang kumulam sa aking kapatid na si Oka. Bakit, Ninita? Anong nagawa niyong kasalanan sa inyo? Napakabait ng kapatid ko para ganunin mo. E nababalitaan ko nga eh.
Kahit nasa malayo ako, may nagsasabi sa akin na sa tuwing mamamalengke ang kapatid ko, eh lagi kang nag-aabang sa harapan ng bahay upang mabahagiyan ka. Tapos ganito pa ang igaganti mo? Anong klaseng tao ka, Ninita? Alam namin na ikaw ay mangkukulam. Pero hindi sa amin. Balakid yun para hindi ka kausapin. Hinarap ka namin ng maayos dito sa bahay na ito. Tapos yan ang igaganti mo? Julio, sa palagay ko, pagod ka lang. Nakuha mo pang magalit sa akin, napakalayo ng pinanggalingan mo. Sandali lamang, pwede bang makisingit sa usapan? At sino ka naman? Ako lang naman ang makapagsasabi sa iyo ng totoo, Kuya Julio. Ako nga pala si Roniel. Oh, anong atin Roniel? Totoo ang sinasabi mo. Si Ninita ang kumulam sa kapatid mong si Oka, kaya't namatay ito ng ganong-ganong kabilis. Sandali lamang, Roniel. Wala kang patunay sa sinasabi mo. Eh kung ipakita ko kaya ito. Nagulat ang karamihan nang ipakita ng lalaking si Roniel yung damit ni Tata Oka, tapos may nakapatong na dahon na sunog. Kahit nasunog na yung dahon, hindi ito naging abo. Dahil sa pagkakaalam nila, yung dahong yon ay hindi basta nasusunog o naging abo. Sa dahong yon ay may nakasulat. Nakalagay ang pangalan ni Tata Oka at merong mga nakasulat na Latin. Nang makita ito ni Tomas, agad siyang lumapit at kanyang naalala na hawak nga ni Nana Ninita yung damit ng kanyang ama at yung dahon na yon nung araw na masalubong niya ito nang papauwi siya galing sa eskwelahan. Tama! Tama, tiyo! Hindi ako nagkakamali. Yan yung hawak ni Aling Ninita nang kulamin niya si tatay. Ano? Nakita mo? Opo, tiyo. Sa daan niya ginagawa yung klase ng pangungulam niya tapos binabanggit niya yung pangalan ni tatay. Ganon ah. Sir, siguro dapat nang arestuhin ng matandang to. Lumapit ang mga polis. Ganon pa man ay wala silang karapatan na arestuhin ang matandang si Ninita dahil nga hindi naman sakop ng batas. Mga sir, pasensya na ho kayo ah. Eh kasi wala kaming ibang pwedeng lapitan eh. Kahit na i-autopsy pa, yung katawan ni tatay wala rin namang mangyayari. Kasi hindi naman yata sakop ng karunungan ng teknolohiya yung pagkamatay ni tatay. Sige, ganun ba? Sige. Magpapaalam na kami. Pasensya na kayo. Pag-alis ng mga pulis, kasabay nun yung pag-alisan din ng maraming mga tao. Sumabay kasi sila sa mga pulis dahil naramdaman nila na tila ba may ibang taong umaaligid. At sa kapanahunan na yon, kalat na kalat din yung balitang may gumagalang mga aswang sa kanilang baryo. Sa katotohanan, hindi lang isa o dalawa ang nakuha ng mga aswang. Marami na silang biktima. Kaya mula nang mangyari yon ay nagkalat na rin ang mga militar upang magpatrolya sa gabi at magpangalaga ng katahimikan sa buong barangay. Makalipas pa ang ilang mga gabi, si Aling Ninita ay hindi na nagpapakita sa burol ni Tata Oka. Napansin yon ni Tomas at ng kanyang tiyo. Naisip nilang baka may iba na namang plano si Aling Ninita. Tiyo, naano talaga ako eh, nag-aalala ako. Kasi hindi lang naman pangalan ni tatay ang binabanggit niya nang masalubong ko siya noon. Anong ibig mong sabihin, ha, Tomas? Pati si nanay, idinadami niya eh. Pwede kayang puntahan natin ng palihim yung bahay ng matandang yun. Kasi gabi eh, baka doon nagre-ritual yun. Tsaka Biyernes ngayon, tiyo. Ayon sa albularyong napuntahan namin, malalakas ang mga yan pagdating ng Martes,
tapos Biyernes. Sige, puntahan natin. Sa mga oras na ito ay kumilos yung magtiyo. Inabutan nilang kasalukuyan ngang nagriritual ang matandang si Ninita at binabanggit pa nito yung pangalan ng ina ni Tomas. Sinasabi ko na nga ba? Walang duda, tiyo, huling-huli oh. Ganon ah, pati ba naman yung asawa ng kapatid ko? Upuntiryahin mo, halika nga rito. Sa galit noon ng magtiyo, nagawa nilang bugbugin ang matanda. Kaya lang, habang binubugbog nila ito, napansin nilang tila ba nahihilo silang dalawa. Kasabay nun, yung pagsuka nila ng dugo. Hanga din naman ako sa inyo. Alam nyo nang mangkukulam si Ninita, nagawa nyo pang pumasok sa aking tahanan. Hindi nyo ba alam na sa aking tahanan ay maraming bantay? Aling Ninita, itigil mo na to! Hindi, Tomas. Hindi ko ititigil yan. Kung aalis kayo ngayon sa aking bahay, gusto ko munang makitang lumuluhod kayong dalawa ni Julio. Ninita, kapag nakalabas ako rito, titiyakin ko sa iyong babalikan kita. Kung kaya mo, sa pagkakataon na ito, mapaparalisya ka na, Julio. Natigil lamang yon nang magdatingan na ang mga tao. Kasabay ng pagdating nila yung dala nilang mga sulo, nang makita nilang nakaluhod si Julio at si Tomas sa loob ng bahay ni Ninita, madali nilang sinunog yung bahay. Nang dahil dito, nagawang magtatakbo ni Aling Ninita papunta sa likuran kung saan may malawak na kagubatan. Habang hindi pa nasusunog ng tuluyan yung bahay ni Aling Ninita, kinuha ng mga tao si Julio at si Tomas. Ayos lang ho ba kayo, Kuya Julio? Tanong ng isang lalaki. Matandang yun. May araw din siya. Tara, bumalik na tayo sa burol. Nung mga oras na wala si Tomas at si Julio sa burol, ito naman ay sinamantala ng lalaking baLbaL. Siya yung lalaking madalas na nakakasagutan ni Aling Ninita sa burol. Kitang-kita ng matandang albularyo ang ginagawang palihim na seremonya ng baLbaL. Nang dumating sila, saka lamang yun natigil. Mabuti naman at dumating na kayo! Ay nako, kitang-kita ko ang palihim na seremonya ng mapagsamantalang baLbaL! Tatang, nariyan ho pala kayo? Oo, balita ko huling gabi na raw ng burol. Oho. Ay nako, gusto ko mang pigilan yung baLbaL na yung kanina pero wala akong magawa. Napakalakas ng kanyang kakayanan. Talagang kitang-kita ko kung paano siya suportahan ng kadiliman. Teka, sino to? Tomas, sino to? Si Tatang. Yung albularyong nilapitan namin. Albularyo? Oo, bakit ho tiyo? Naniniwala kayo sa mga albularyo? Eh tiyo naman, meron ngang mangkukulam di meron ding albularyo. Sus! Nako Tomas, kaya siguro mas lalong napasama yung tatay mo dahil sa kagagawan ng matandang to. Aba teka lamang po sandali. Ako po ay nagmamalasakit lang. Huwag nyo naman po sanang hamakin ang inatang sa aking kakayanan. Kung hindi po kayo naniniwala sa mga katulad namin, pakiusap, konting respeto naman bilang tao. Sige, ikaw ang bahala. Tatang, pasensya na ho kayo kay Tiyo Julio. Mainit lang ho ulo niyan . Inabutan kasi namin na si Aling Ninita, kasalukuyang nagre-ritual. Ha? Sinong? Ang nire-ritualan niya si Nanay. Ay, mabuti na lang pala't napunta ako rito. O teka, puntahan natin yung nanay mo. Maglagay ka rito ng kahit sino mang kamag-anak na pwede mong pagbantayin sa burol ng tatay mo ha. Baka bumalik yung baLbaL. Oho.
Pinuntahan nila yung nanay niya. Kasalukuyan itong nasa kwarto. Kanina pa pala ito naroon at yung kanyang ulo at katawan ay inuuntog niya sa matigas na bagay. Nay! Ayos ka lang ba, Nay? Ala Diyos ko, mabuti na lang talaga't naririto ako. Hawakan niyo! Hawakan niyo! Hinawakan nga nila yung nanay ni Tomas at yung albularyo ay kasalukuyan namang nagri-ritual din upang matanggal yung pinakawalang ritual ni Aling Ninita. Mabuti na lamang daw at hindi pa masyadong nakakapit yung ginawang ritual ng matandang yun dahil kung nagkataon, tiyak na hindi pa naililibing noon si Tata Oka, ibuburol na yung ina ni Tomas. Mabuti na lang talaga at napunta roon ang albularyo. Nang dahil dito, naniwala na sa albularyo si Tiyo Julio ni Tomas. Ganun. Pasensya na ho kay Tatang. Hindi ko kasi alam eh. Sana Julio ay may natutunan ka. Tara, bumalik na tayo sa burol at baka yung baLbaL eh, nananamantala na naman. Pagbalik nila sa burol, napasigaw ang matandang manggagamot dahil hindi na raw si Tata Oka yung nasa loob ng kabaong. Hala Diyos ko! Saglit na oras lang tayong nawala! Bakit ho? Hindi na yung tatay mo ang nakaburol! Ha? Anong? Teka, Manong. Siya talaga yun. Anong ibig niyong sabihin? Hindi siya ang nakaburol. Pinalatan niya ng sahanang saging! Ano? Anong sahanang saging? Teka, sandali lamang at ipakikita ko sa inyo ang katotohanan. Maaari bang? Mamaya na lang pag alis ng mga tao. Kahiya-hiya ang sasapitin ng pamilya niyo kapag ginawa ko na ito. Oo, sige. Pagsapit ng bandang alas tres ng madaling araw, iilan na lamang sa mga tao ang naiwan. Upang mag-alisan ang mga ito, sinabihan nilang kailangan na nilang umalis dahil may aataking aswang. Naniwala naman yung mga tao dahil yung albularyo na ang nagsasalita. Pag alis nila, isinarado yung pintuan. Kaya't ang ginawa ng albularyo, kumuha ito ng isang dakot na asin at binuksan yung kabaong. Agad niya itong ibinuhos doon. Kitang-kita nila Tomas at ni Julio ang bigla ang pagbabago ng bangkay. Kung kanina tao pa ito sa paningin nila, ngayon isa na lamang itong saha ng saging. Iyak nang iyak noon si Julio at si Tomas dahil hindi sila makapaniwala na ganun pala talaga ang kakayanan ng mga tinatawag na baLbaL. Sabi nga noon ni Tomas at ni Julio, mukhang tripling malas ang inabot nila. Napakasama niya. Saan ko matatagpuan ng baLbaL na yun? Wala na tayong magagawa roon. Eh ang baLbaL na yan eh mapagsamantala. Ipagpa sa Diyos na lamang natin yan. Ganun pa man, kailangan nating ilibing ang saha ng saging. Makadyaan na iwan ang kaluluwa ng iyong ama. Respeto na lang natin ang naiwang alaala at wag na wag nating sasabihin sa mga tao ang mga nangyari at nakita nyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Julio? Tomas? Oho, Tatang. Kaya't nang ilibing yung saha ng saging, natao pa rin sa paningin ng karamihan ni hindi man lang naiyak si Julio at si Tomas, maging ang nanay ni Tomas dahil alam nilang hindi na si Tata Oka ang kanilang nilibing. Masakit man sa kanilang kalooban ang nangyari, Commander, pero wala silang magagawa. Ganon pa man, si Tomas ay nagtatanim ng sama ng loob. Magpa hanggang ngayon, Commander, ay masama pa rin ang loob ni Tomas. Hanggang dito lang po ang kwento at maraming salamat po. Pahabol lang po, Commander. Ako po ang nagsabi kay Tomas na ibahagi ang kwentong ito sa iyong channel. Nung una, kinilatis ka niya kung okay ka bang maglathala ng mga kwento. At nang magustuhan niya, hindi na siya nagtatlong isip at isinulat na niya ang karanasan na ito.
Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa iyong channel, Commander, pag napansin mo ang kwento ng aking kaibigan. Ay nako, ang grabe naman ang kwentong to. Talaga nga namang masasabi mong tripling malas. Muntik pang madamay yung nanay, grabe naman yan. Ganyan ho sila kalakas pag sila'y nagsama-sama. Kaya't kailangan din po natin mag-ingat, huwag masyadong mabait, huwag masyadong masama ang ugali. Kasi pag ganyan, may magagalit at magagalit pa rin po. Kahit anong gawin natin, may masasabi pa rin ang mga tao. Okay? Hanggang dito lang po ang gusto kong sabihin at maraming salamat po Kuya Tomas sa pagbabahagi ng kwento. Puntahan niyo po yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Alam niyo na po ang gagawin niyo pag napunta po kayo roon. Marami rin pong naka-upload doon. Pasensya na po kung wala tayong pagbati, hindi ko po naisulat. Bukas na lang po. Salamat!